Bago ang lahat, guys, gusto kong magpakilala muna sa inyo kasi gusto ko kayong maging kaibigan at gusto ko rin kayong maging subscriber, syempre. Dahil nasa road to 2,000 na po ang aking channel. Kaya subscribe na po, pakilike at pakishare. Okay, guys, thank you so much. So, bakit kailangan nyo mag-subscribe dito sa channel ko? Bakit kailangan nyo ako makilala? Kasi ako po isang transgender. Ayan, Pinay transgender. Isang beauty queen na din. Okay, na naninirahan dito at nagtatrabaho dito sa United Kingdom. So, kinuha po ako ng aking AFAM. O, ayan, katulog na iba dyan. Akala nyo, ha? May AFAM din si Miss Marika. Ayan. So, na nga, guys. Pag-usapan natin ang cost of living dito sa UK. So, ikaw ba ay may AFAM? Or gusto mo talagang makarating dito sa UK? Alamin mo muna kung ano ang cost of living dito sa UK. Pero, of course, nobody can stop you from going to UK. Kasi, alam naman natin na isa sa pinakamayamang bansa itong UK na ito. Very powerful. Di ba? Hindi pang royal family, guys. Alright, marami din mga kilalang artisang nandito, guys. Maraming kilalang mga celebrities, personalities. Ayan, katulad ko. Charot! Ito na nga, guys. So, ano ba ang cost of living dito sa UK? So, lalo na kung pupunta ka sa London, na siyang capital ng UK ay yun, guys, mataas ang cost of living, mataas din ang mga bilihin, mataas ang mga renta. Dito sa lugar ko, guys, sa Southwest, since parang medyo may pagka-probinsya pa, mataas na rin naman ang cost of living. Pero hindi kasing taas ng kung nandun ka sa mga busy na lugar like London. Isa natin sa accommodation, so sa rentahan ng mga kwarto or flats or studio flats or apartments dito sa UK. So, magkano nga ba, guys, ang tirahan dito? So, kung uupa ka na isang kwarto, alam nyo, guys, noong bago mag-pandemic, ang upahan ng kwarto dito, isang maliit na kwarto lamang ay 400 pounds. So, i-times natin yan sa 70 kasi naglalaro sa 70 ngayon ang palitan ng pounds. So, 70 times 400 is 28,000 pesos, guys, sa isang buwan. Sa isang tao lang yan, guys, ha? Malilit na kwarto na to, guys. Yun yung mga nasa taas ng isang building na, yung mga nasa baba ay commercial. Yung mga shop sa baba, tapos sa taas, maraming mga kwarto yan. Maraming kwarto yan sa loob. O, paano ko nalaman? Siyempre, napasok na ako sa ganun. Ayan, dahil sa mga AFAM. O, pero meron ding mga mas malaking mga kwarto na kumbaga pang yung hindi sa commercial, kumbaga may isang flat, isang medyo okay na size na flat, and then kunyari mga meron siyang mga limang kwarto ganon. So isang tao sa bawat kwarto, or meron ding pang dalawahan, pang couple, may communal kitchen, merong laundry area din para sa inyong lahat, meron ding sa kitchen, pwede kayo magluto. Meron ding dining. Ayun, may toilet. Depende kung ilan ang toilet nila. Kung isa lang or dalawa. Or pwede rin merong may kwarto na may toilet. Pero syempre, iba na rin ang upahan doon kapag ka ang kwarto mo ay may toilet. So, sa ganun, guys, na medyo malaking size na kwarto, yung wala pang toilet na kwarto, 600. Ang alam ko, 600 na ngayon ang pinakamababa. So, dati mga 500 lang yan. Ngayon, siguro baka 700 na rin. Ngayon, kung may toilet, malamang nasa 700, 800 na ngayon, guys. O ang upahan ng isang medyo malaking kwarto. Ayan, ngayon, kung ikaw naman ay uupa na isang flat, depende kung studio flat lang ba to, kung walang kwarto. Pero nandun na rin lahat. Like, may toilet ka na dyan. Kumbaga sa lounge ka na rin matutulog, may toilet ka na rin, mayroong kitchen, may laundry, may dining. Ayan. So sa mga studio naman, ngayon siguro mga nasa 900 ang upahan. Ngayon, kung studio flat na mayroong one room, one bedroom studio flat, ay 1,000 or 900 din. And then sa mga 2 bedroom flats naman, guys, ay nagkakahalaga ng mga 1,200 kasi may nakausap akong AFAM na ay AFAM na naman na meron siyang pinapaupahang 2-bedroom flat. Ayan. Ay, ano ba ibig sabihin ng flat, guys? So, flat, parang apartment or condo kung tawagin natin sa Pilipinas. So, kamukha nito, isang building ito na
may mga flats. So, sa isang building, may mga flats dyan. So, ano ba ibig sabihin na isang flat? Isang flat ay nandun na lahat. Merong, it's either one or two bedrooms or three bedrooms. Meron kang sariling lounge, meron kang dining, meron kang kitchen, may toilet or bathroom, at meron kang, ayun, room na nga. So, kamukha nito, guys. Ito ay, nakatira ako sa isang isla, pero hindi ko po nirerenta nito. Ito po ay mortgage na, or niloloan, or loan. Hinuhulugan na po namin para maging amin. So, pakita ko po sa inyo, example na isang flat. Ayan, na one bedroom flat. Ito po ay one bedroom flat. So, ito po ang aking lounge. Ayan, ito po aking TV. Ito po ang aking sofa. Ayan ang aking dining. And then sa gawin doon, ang aking kitchen. Ayan. Decent size po siya, guys. Malaki ito para sa isang tao. Opo. Ayan, tingnan ninyo. Oh. Ayan ang aking lounge. Ayan, di ba? Malaki. And then, nandito naman ang... Ito yung pinto. Pinto ko. And then, ito naman ang aking bathroom or toilet. Ayan. And then, ito ang aking room. O, ayan, guys. Malaki, di ba? So, ito, yung kagaya ng aking flat, guys. Ito ay one-bedroom flat. Sa mortgage naman. So, sabi ko nga sa inyo, pagka-renta lang, guys, ay magkakahalaga, sa ngayon ay nagkakahalaga na ang pagre-renta nito ay nasa, siguro nasa 1,000, nasa £1,000 or times 70 is 70,000 pesos sa isang buwan. Ngayon, commute mortgage to, guys, sa loan, ay hinulugan namin to ng ang £820 ang hulog namin dito. So, magkano yan sa pesos? Wala pa din yung mga bills, guys, ha? So, 820 times 70. Nasa 57,400 pesos sa isang buwan. Ano na rin po, napakahirap na rin po ng kumuha ng mortgage dito kasi antas na rin po na interest. So, sinuwerte lang po kami dahil nung nakuha namin tong flat na to ay before nung pandemic pa. Kasi nung nag-start ang pandemic, na mahal na talaga, guys. Tapos nagkaroon pa tayo ng, di ba, ng krisis sa buong mundo dahil nga doon sa giyera. Ngayon naman ay sa mga grocery items. So like sa toothpaste, alam niyo dati minabibili pa akong na 1 pound na toothpaste. Ngayon wala na. Ngayon yung mga 1 pound na yun, ngayon nasa mga, ano na, halos doble or more pa, like 2 pounds, 1 pound 80, at depende sa toothpaste din. Pero ngayon ang nakikita ko, mga toothpaste nasa 2 pounds, something like 2 pound 25, parang yun ang pinakamurang ngayon eh. Pero minsan naman kasi may mga sale, di ba? So meron pa rin namang mga, siguro mga nasa 1 pound 80, pero wala nang 1 pound, guys. Yes. Ang shampoo, ganun din. Dati, 1 pound, makakabili ka ng shampoo. Ngayon, yung 1 pound na yun, nasa 1 pound and 25 pence. Ganun ang mga shampoo ngayon. Lahat naman, kahit anong items naman yata, kahit naman saan, kahit sa Pinas, nagtasa. Alam nyo ba, guys, nung umuwi ako sa Pilipinas, nung nagbakasyon ako, nung lang January and February nitong taong 2023, guys. Oh my God, na-shock talaga ako sa mga presyo. Oo, ano pa i-expect natin kahit naman saan, kahit naman dito sa UK, tumaas na rin ang mga bilihin. So, sa Pinas din, tumaas na rin ang mga bilihin. Na-shock talaga ako, guys. O, yun na ang cost of living dito sa UK. So, importante alam ninyo kung saan naglalaro ngayon ang mga bilihin, lalo na ang mga renta, ang mga bahay, ang mga flats or apartment dito sa UK. So, yun, sana may natutunan kayo, guys. Ngayon, kung may mga tanong kayo tungkol sa ating video, sa ating topic, o kahit saan, o tungkol sa akin. Ayan. So, pwedeng mag-comment kayo dyan, guys, para naman magka-interact tayo, alright? Para naman meron tayong interaction. So, para makilala nyo pa rin si Miss Marikit. So, magtanong lang kayo, guys, sa comment section, okay? At sasagutin ko kayo sigurado. Dahil ako po ay na on the road to 2,000 subscribers. Sana matulungan nyo ako.
sana mag-subscribe na kayo sa akin now na, ngayon na din. At sana i-like and i-share nyo itong video na to para naman matulungan ninyo ako, guys, na maabot ko ang aking 2,000 subscribers. Okay? So, hanggang dito na lang ating video. Hanggang sa susunod at muli, ito po ang inyong transgender influencer dito po sa United Kingdom. Tawagin niyo na lang po ako si Miss Mariki. Thank you guys for watching. Bye!